Kami po ay na-feel namin yan. Pagpasok namin, welcome po. Na welcome kami. Nakita po namin ang inyong mga tanong. May mga plano pa po kayong programa na nakalatag sa mga hinaharap? Yun nga po, tulad nung nasabi ko, even though we are lack of classroom, we lack of teachers, but yun po ay malaking challenge. Yes po. We take that as a challenge, not a problem. Kasi nga po, kung hindi tayo gagawa ng paraan, tayo mismo ay hindi makakaragdag pa sa problema. Kundi tayo sana maging part tayo ng solution. So, yes. One good thing about that, sir, yun, patuloy ang pagkatok sa puso ng mga may magagandang kaloobin. Yes. Tulad nga po nung congressman ng 1st District, nakita niya talaga kung paano kaganda yung school. So that's the reason why he make a decision to pledge another 12 classrooms. Yes. Na soon by December, kasi nga po nagsukat na sila dyan, yes. Doon ang site na ibibigay sa amin. So that's another achievement and accomplishment para po sa mag-aaral ng Josephine Corvalo. Yes, abangan naman yung congressman, baka naman po, ituloy na po natin yan. Dahil lumalaki po yung bilang ng mga estudyante natin dito po sa school ni Sir Redel. Ano po pong payo ninyo, Sir Redel, sa mga kapwa nyo guro, hindi lang po dito sa buong Tarlac, the entire Philippines? Kaya yan nga po, sa hindi po natin magiging problema, o magiging dahilan ng hirap ng buhay kung sa simpleng pagtatanim ng gulay ay hindi na po tayo mamroblema sa mahal ng mga bilihin. Labas ka lang, kung marunong kang magtanim, darating ang panahon, meron kang ani. Tama po! The food security starts at the school, di po ba? Ikayatin po ninyo yung mga kabataan, si Reden, na magtanim din. At okay, po natin, lalo mga senior, kapag nagtatanim, lumalakas yan, di ba, si Reden? Opo, actually, nasabi nyo rin po yung senior. Yes. Marami din po kami nabibisit ng senior, tulad nyo lang nung ina nung nanay ng utility namin na talagang sabi niya, yes, nakakawala daw po ng stress, yes, kapag nandito siya. Kasi nga, nakikita lang yung ganda ng mga bulaklak, nakikita niya po yung ganda ng mga pananim. Parang nakaka-good vibes talaga. Na sabi ko nga, everyone is welcome dito sa aming paaralan. Yes. So, kung ano ang meron, so pwede namin i-share yun lang po. Tsaka sa mga kabataan sana, wag sayangin yung panahon at saka oras, yes, sa tulad ng mga opo. Pagtanim. Kapag tatanim talaga, yun, one good thing about our students is they learn on how to plant, yes, especially yung mga halaman. At ina-appreciate din po namin yung kanilang mga ugali. Kasi dito po, hindi yung mga estudyante namin, hindi mahilig manira. Makikita niyo po talaga, bago lang yung bakod namin sa likod, yes, ang school po ay yung perimeter fence hindi pa kompleto. Pero dahil po napakatahimik dito, ang mga mag-aaral ay napakadisiplinado. Yes. Kung hindi po disiplinado yung mga estudyante natin dito sa Josephine Cahuangco National Technical, wala po tayong makikitang mga halaman na hindi sira. Tama po. Sigurado po yung mga paso na yan, basag-basag na. Basag-basag yan. Yung mga halaman, wala, lalo na po pag season ng mga strawberry, hindi po nila ginagalaw yan without asking permission. Lalo na yung mga gulay. Nagsasabi po sila, halimbawa, yung mga talong po, hingi po talaga hindi sila. Pipitas hindi pipitas basta-basta. Yeah, yan no. Po, mga ano, yung ng good attitude ng mga Josephine. Eh, siyempre po, nasa leader yan. Sinusundan kayo eh. At siyempre po, kanilang mga guro, yung tamang paggabay sa kanila. Opo. Si Reden, thank you, initial po kami nagpapasalamat. Pero mga kababayan, huwag po kayong bibitiw dahil ituturo pa ako ni Sir Reden dito po sa kanilang napakagandang school, napakagandang mga pananim mula conventional intro hydroponics. Sa amin pong pagbabalik. Kakaibang uri ng kabayanihan kasama si Lea Borbon. Hatid palagi ni Manang ang aksyon, tulong mission at The Moment with Amy, 5 p.m. tuwing Linggo sa 1PH. Papu, ano yung pinapanood mo? Ay, teka muna. Ito muna. Kasi, Papu, nakita ko. Nagbo-viral itong video na ito na isang pamilya. Tingnan mo. Oo. Napanood ko na yan. Marami na. Ano nga, dami ng views niyan eh. Yeah. Oo. Tulungan kaya natin. Oo. Pakontakt natin. I-guess natin sa show. Oo. Para makatulong tayo, pati yung mga viewers natin. Sige. Sigurado, Papu, maraming maaantig dito at marami ring tutulong sa kanila, no? Swak na swak yan sa programa natin kasi tayo ay pampamilyang Pilipino. Julius and Tintin, para sa pamilyang Pilipino.
Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon, dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Witness the magic of second chances. Samahan ng DJ Diva ng Bayan, DJ Anna Ramsey. Sabay na loves come na, ayan. Para maging cupido sa mga pusong nabigo. Nilaro. Ay, kasal na po pala siya. At mga pusong hindi agad sumuko. Iiyak sa musika ang mga pinagdadaanan. Ang payo ng mga eksperto. Pakikinggan. Hindi niya ngayon magamit yung kanyang emotional intelligence. Tutukan ng Match Made with DJ Anna Ramsey. Where broken hearts find the courage to love again. Match Made with DJ Anna Ramsey. Linggo, 2:30 p.m. sa Radyo 5, 92.3 True FM at 1PH. Habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung ano ang tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Bagong taon, bagong mga challenges para sa ating mga kainay. Mapa-new mom problems, parenting style, at pangkalusugan ni inay, isa-isa nating pag-uusapan yan. Dahil bilang mga inay, kailangan natin ng isa't isa as we grow our community. I'm your millennial mom, MJ Marfori, at ako ang inyong certified inay to the rescue. At ako naman po, si Tintin Bersola Babaw, ang inyong madiskarteng mompreneur, ang bago niyong makakasama sa Inay Ko Po. Inay Ko Po! Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga dito sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino. Gilas Pilipinas looks to continue their winning streak in the second window of the FIBA Asia Cup 2025 qualifiers. Watch them live at the SM Mall of Asia Arena as they face New Zealand on November 21 at 7:30 p.m. and against Hong Kong on November 24 at 7:30 p.m. Buy your tickets now! Congratulations, Carlos Yulo, for representing Team Philippines. We are proud of you. Kayo ay nakatutok sa halaman kaalaman para sa masaganang buhay. Nagbabalik ang masaganang buhay. Umuulan po kayo dito sa aming lugar, kaya nakapayong kami ni Sir Eden. Itutur po tayo dito po sa kanilang napakagandang garden. Halin po kayo, samaan nyo kami. Sir Eden, iba't ibang variety ang sili ito ah. So, opo. Ito, ano pong variety yan? Ito po yung sili ng pangsigang. Okay. Ito po ay siling labuyo. Alright. Sa kabilang yun side? Po, meron din tayong tanim na bell pepper. Tapos, ito po? Meron din po tayong saluyot. Saluyot? Opo. Intercrop siya? Opo. Oo, tapos meron tayong mga talong po dyan. Napakaganda, daming flower. Opo, nakapitas na rin po kami dyan. So ito isa sa bahagi lang ng ating garden, na Sir Eden, ano? Opo. Oo, dati po Sir Eden, umabot po ng 1,000 yung per kilo ng sili ah. Opo, hindi namin problema dito yan sir, kasi kahit mahal ang sili, so sabi ko nga sa inyo, labas ka lang na makakakita ka na at makakapitas ng aming mga pananim. Hindi po talaga problema. Ito Sir Eden, direct planting siya. Opo, ano? Opo. Ito direkta sa lupa. Opo. Ano pong yung lupa pong ginagamit yun, anong fertilizer pong ginagamit dyan? Actually, carabao manure po, different manure. Wow, carabao manure Ginagamitan po din namin yung mga naglumang mga dahon, ng mga halaman. Kinocompost nyo? Opo, kinocompost namin. Ayun. Tapos, dinadagdagan ng carabao manure at different manure hanggang sa ganun po sila kataba. Oh, Sir Eden, napansin ko itong tanim mong sili, no? Hitik na hitik ang bunga. Bakit nagagawa nyo pong ganito?
Siguro po sa pamamagitan ng mga lahat ng gamit namin, buhat sa lupa, opo, at saka sa mga pesticide na ginagamit namin ay puro organic. Ayun! Wala po talaga natural, natural po, natural oh, fertilizer at na, oh, natural talaga lahat ng mga gamit. Naku, kung sa sasabihin natin, Sir Eden, ito, ligtas kainin. Opo. Ano, opo. Walang pesticide. Lipat nga tayo banda rito, Sir Eden. Ito, meron kapang kamatis dito at marami ng bunga. Opo, nakapitas ito na kami dyan sa tool. Actually po kaya ganyan ang itsura. Oo. Throughout the year po kasi hindi kami nawawalan ng tanim. Ayun. So pagka medyo ganyan na, meron naman kaming susunod na itatanim. Ayun. Okay. Non-stop po. Non-stop. Non-stop. Pagbubunga. Okay. Lipat tayo sa ibang mga tanim, Sir Eden. Sige po. Sir Eden, nasa taniman kayo ng strawberry ngayon dito natin. Anong variety itong mga to? Actually po, meron tayong kingberry dyan, Japanese white, at yes, aneo. Yes. Ito po kasi yung pinaka-flagship ng school, okay, kung saan nakilala yung Josephine Kowangko na only among the schools na merong tanim kami mga strawberry. Yes. So, Sir Reden, nakikita ko, no? Parang may mga ipa ng palay. Opo, yan ay combination. Kasi nga po, dahil organic ang gamit namin, rice hull po, different manures, at saka yung talagang soil for gardening. Ayun! Mixture po yan. Para po yung lupa, manatiling buwag-bag, agala yung mga ugat. Opo, opo. Mukhang nagtitiling the soil ka dito, Sir Reden. Kaya nasabi ko nga talaga, commitment din at saka pasukan mo ng pagmamahal sa pagtatanim. Oh, para lipat ka tayo pa Sir Reden. Dito malalaki na, opo, no? Opo. Paano naman po pagpropagation nitong strawberry? Actually meron silang mga runners. Runners, opo, yun. Yun po, meron na kaming mga runners doon na kung saan madali lang naman ang magpropagate as long as medyo malamig ang panahon madaling makapagparami. Hindi po sila mahirap buhayin. Ang kalaban mo lang talaga dito, sir, yung weather. Yung sobrang init. Pinakaayaw ng strawberry yung mainit talaga. Opo. Siguro po kapag may bunga ito, kapagandang tingnan. Lagi dito talagang, yung estudyante ninyo. Opo, alos red na po talagang makikita mo yan. Actually, yung first harvest namin, nakakatatlong kilo na kami. Wow! Marami na po talaga. And different visitors also visit our garden kasi nga kami lang dito sa buong region ang merong taniman ng mga strawberry. Nako talaga naman. Sige nga, lipat pa po tayo sa ibang mga taniman. At nakikita nyo rin po dito, sir, to extend our garden. Ginawa na po naming second layer garden na kung saan, hindi lang strawberry, double purpose po kami yan, ay tataniman din namin. Lettuce naman. Wow, talaga. Sige, lipat tayo dyan, sir Reden. Alright, sa ibang mga tanim po ninyo. Dito naman po kami ngayon sa taniman ng papaya ni Sir Reden. Sir Reden, anong variety yan? Red Lady rin po yan, mga dwarf. Red Lady? Dwarf na papaya. Pag sinabi pong Red Lady, yan po ang isa sa pinakamasarap na variety ng papaya. Okay. Medyo red-orangey ang laman. Mm-hmm. Oh. Ito, Sir Reden, mukhang dami mo ng bunga na nakuha rito. Actually yan, last year pa, pero hindi pa rin siya tumigil sa kakabunga. Marami na rin po kami. Tuloy-tuloy ang pagbunga. Opo, tuloy-tuloy ang pagbunga ng papaya namin. Sir Reden, minsan ba naman nagtatanong sa atin, ano, yung nalaking papaya, pwede rin po magpapungain? Opo, tulad nung isa doon, banda doon, na pinakita ko sa inyo, kapag sa sobrang galing ng aking mga utility, ikakat po nila. Mm-hmm. Tapos, magsasa ngayon, from lalaki, nagiging babae. So, huwag nila papatayin yung lalaking papaya. Pwedeng magbunga. Pwedeng magbunga yan. Alright. Meron po kayong makikita mamaya doon na ang lalaking papaya ginawang babae. Kahit si kinap nila, nagsanga, itik sa bunga. Wow! Talaga. Yung papaya po, mas magandang itanim, direct planting opo, sa lupa. Actually po, sir, yung mga tulad ng mga nagbunga na yan, kapag kumuha ka dyan, medyo liliit na yung bunga. Yes. Pero ang suggested ng mga agriculturist na talagang buto talaga. Opo. Yun ang itatanim mo para mas malaki ang bunga. Ayun! Ganun pala sikreto sa papaya. Opo, yun ang sikreto. Pero yung tamis, yung lasa, hindi maninibago, pero yung bunga, medyo liliit lang. Ganun pala. Okay, tingnan pa natin ibang tanim na po dito, Sir Reden. Dito po, maraming dragon fruits din yan. Dating basura nito. Opo. Tambakan ng basura. Kinonvert nyo into garden. First time po ito. Dito naman po ngayon tayo sa taniman ng mga herbs dito po sa school. Sir Reden, anong mga herbs ito? Actually, itong part na ito tinatawag po namin Italian Avenue. Okay. We can find the culinary herbs. Mm-hmm. Ito po yung sweet basil. Sweet basil. Napaka-healthy po nito. Na ginagamit sa pesto. Opo. Kapag medyo vegetarian ka, iwas ka sa high blood. Yes. Kahit po na fresh ito, pwedeng kainin. Mm-hmm. So meron din po tayong mga curry tree dyan. Curry! Opo. Alright. Na fresh, hindi ka na kailangan gumawa ng curry powder. Yes. Meron po yan. At meron din po tayong mga rosemary. Rosemary! O ginagamit po yan sa mga Italian dish, especially sa mga steak. Yes. American steak, napakasarap po na pwedeng ipatong dyan. Yes. And at the same time yan, pwede rin pong gawing repellent. Mmm!
Nahiwa, opo, okay. Insect repellent. Kung nasa kwarto mo, gusto mong medyo minty ang dating. Mabango to. Opo, mabango po yan. Kahit ito po, mabango din. Oo. Mabango talaga. Sir Ren, ito patapon na bagay ito ah. Opo. Mapapakinabangan. Kaya nga po lahat dito, sabi ko nga sa inyo, recycled and we make it a point na walang nasasayang na material. Ang bango. Opo. Simple lang ang pagtatanim niyan dyan, sir. Yes. Bali, kuha ka lang ng maliit na ganyan. Oh. Kailangan yung pagtataniman mo dyan medyo sandy. Ah, okay. Madaling mag-propagate. Meron pa rin po kaming isa doon. Ito po yung mga propagation na lang. Oh. Ito yung mga third crop.